IG. Wasout-sout, ulam namin sap-sap. Yes! So, magandang umaga. Ay, gising lang natin, no? I-re-review natin ngayon yung Aerox 2021. Yes, yung pinakabagong labas na Yamaha, yung Aerox 2021. So, i-re-review natin to na sa pamamaraan na alam natin bilang isang rider. Hindi masyadong technical tong review natin, pero alam kong pwede nyong maging reference tong review ko. So, shoutout sa Team Graffiti Cup ko. Tapos dito sa bagong ano ko, upuan. Yun. Yan, sa Team Graffiti ano natin, GPT Cup. Yan, napakaganda. Mabibili nyo to sa mga Team Graffiti branches, Las Piñas, Labotas, West Ab, at syempre yung isa ay sa Pasig. Ang hirap banggitin ng Pasig, pero wala ako sa Pasig. So, tara, punta tayo sa grahe. Yeah, 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 what's up, sup, alam namin sap-sap. What you think it becomes? Sup-sup! So, ang tayo lahat at nandito tayo ngayon kung saan i-re-review natin ang Aerox 2021 na pinakabago ng Yamaha. So, titingnan natin kung ano meron at merong kakaiba sa Yamaha compared to our other brands. So, shoutout sa Team Graffiti, Suicide Squad, yan, tsaka salamat sa malupitang GPT Cup na mabibili nyo sa mga Team Graffiti branches. Tapos, shoutout sa Ibu Helmets Philippines, Imprint Customs, yeah, zout, zout. Tapos, diba? Ganda ng upuan namin, eh. Ready sa akin yan. So, punta na tayo sa grahe at i-review natin ang Aerox 2021 sa abot ng ating makakaya bilang isang rider, dahil hindi natin gagawin technical at pahihirapan ng pag-review at kung ano lang yung alam natin sa motor at kung ano yung mga basics na malalaman natin dito, pwede nyo maging reference. So, ganda, di ba? Tutor ko muna kayo. May salamin kami sa taas, oh. Yeah! Bring it down! Yeah! At so, ayun na nga. Ayan na ang Aerox 2021 natin. Yun, di ba? So, ano pa ang gagawin natin dito? Papakita natin yung mga features niya. So ayan, kung makikita nyo, ang ganda ng eyeline niya. May eyeline siya rito. Ang ganda ng ano niya, yung lens. Ang galing nga, paano ko mag-review ito? Tapos syempre yung busina, ganun pa rin port-port. Syempre yung alam natin sa Yamaha, na Blue World Technology sila. So, itong maganda dyan. Titignan natin yung panel. Panel niya. Yan o. Kung mapapansin nyo, ang laki ng panel niya. Kitang-kita mo talaga yung ano mo. Yung speedometer mo. Tapos, meron ka ditong RPM. Tapos kita mo yung oras. Tapos, nasa left side yung menu. So, pag kiniklik mo to, dito mo makikita yung menu, yung takbo mo. So, ito, pag pinindot natin yan, lalabas yung kilometer per liter niya, yung fuel economy niya. Pag kiniklik mo ulit, yung average fuel niya, 35.6. So, ibig sabihin, kada isang litro, nakaka 35.6 ako. Ayan, yung battery, ayan, kagandahan yan. Yung battery, makikita mo yung voltahe. So, yan yung pinaka normal na voltahe, 12.5. Tapos, yung trip mo,
kung gaano kalayo na yung tinakbo mo. So ayan, 267 pa lang. Ayan. Tapos yung belt. Tapos BL02. Hindi natin alam yun. Yun, trip 1, trip 2, trip F. So ayan, hindi natin alam. So ayan, ito nandito yung mga menu niya. Ayan. Tapos ano ba mga nabago? Ito yung nabago sa previous na model, no? Ayan, may menu na to. Iba-iba, tas panel, malaki. Ayan, kitang-kita signal eh. Galing, parang TV, oh. Tapos, dito sa susian. Ayan, sa susian niya, may fuel at seat. Kapag nakasagad, naka-off yan. Pag naka-12 o'clock, napipilit mo yung fuel. Ayan, di ba? Pipindot mo yung fuel. Ayan. Okay. Tapos, yung seat. Ayan, yung seat. Ayan. Yes! Ayan, yung seat. Ayan. Lagi, laki. Titingnan natin kung kasya yung ano dito, half face o full face na helmet. Tingnan natin. Yeah! Shout out Ibo Helmet Philippines! So, subukan na natin kung kasya yung half face dito. Ayan. Aba, kasya nga. Malubog na nga ito. Shout out RX5 Renegade. Kasya nga. Titingnan natin. Tanggalin muna natin yung sombrero. Ayan. Hindi kasya. Siguro baliktad. Ayan na, mukhang kasya. Tingnan natin ulit. Bido. Hindi kasya. Ang patagilid kaya. Ang patagilid. Ayun lang. Naku po, ibarag yung helmet. Paano kaya ito? Subukan natin. Malay natin, kasya. Parang hindi kasya. Ubalik pa lang gawa ko. Yes. Hindi nga kasya. Hindi kasya. Ayan. Pag pinilit natin, durog ang helmet natin. Kaya huwag natin pipilitin. Baka demo games. Kung pa ganyan, mukhang kasya. Naku po. Hindi rin kasya. Ayun. So, hindi kasya ang half-face na helmet na RX5 Evo. So, bakit ko sinabi naman na bawal sa may jowa ito? Kasi babae, papakita ko sa inyo. So, ayun na nga. Kasya pala dito yung half-face. So, nasa sa inyo na yan ha. Kasi ganito yan kapag kakakasya yung helmet. Lalagay niyo yung half-face dyan. Ayan. Ayan, pag ganyan, mahiga. Mahiga niyo lalagay. Tapos, so, nakaganyan siya. Malaki yung espasyo. Ayan, malaki yung space. Bihinan niyo. Pag binuksan niyo yan, buha ba gadag din yung helmet nyo? Lagyan nyo na lang ng sapin. Ayan, diskarte nyo na lang. Tapos, kaya bawal sa may jowa to. Meron itong special features kung saan meron ang Yamaha nilaunch na. Ito nga, yung sa 2021 na. Ayan. Motorcycle Connect. Ayan. Kaya bawal sa baba area. Motorcycle Connect. At yun na nga. So, magtatanong na rin tayo sa kasa na may alam kung paano talaga para maipaliwanag kung paano talaga yung motorcycle connect. So, i-hands-on na natin yung pagre-review sa Aerox natin. So, break it down na muna tayo. Yeah, yeah, yeah! Ayos ba? Ayos ba? O, yung salamin namin, oh. Whoop!
dahil sa lamin dito. Dami-dami. Ayan, dami-dami sa lamin. Yun, so te-testing na natin si Aerox 2021. So lalabas muna tayo ng grahe namin. Lalabas muna tayo ng grahe namin. Napakaraming salamat sa kaibigan ko na nagpahiram ng ano niya, ng living room, bedroom at garage. So testing na natin to para ma-review natin ang actual kung ano pinagkaiba sa previous model at ang Aerox 2021. Yeah! Yeah! What's out, South? Ayan na. Umaga na natin iti-test ride to dahil alam nyo na, di ba? Natulog muna tayo dun sa living room and bedroom ng tropa natin. Dahil sa lamin, no? So ito, re-review na natin yung Aerox 2021 natin. Magsi-city driving lang tayo. Libot-libot lang tayo para ma-review natin to na manually. So sa sinabi ko kanina na bawal to sa babaero, abay oo, bawal talaga, lalo na jowa mo bumili. Dahil siyempre binili ng jowa mo to. Huwag yung mga babae, huwag iba iakas mo. So ayan, yung white connect na sinasabi natin, yung Yamaha motorcycle connect, ano yan, magda-download ka via app, tapos makikita mo ron sa application, lalabas dun sa cellphone mo yung ano, ito yung RPM nya, yung huling lugar na kung saan ka pumarking. Maraming features to. So technically pwede nyong i-search to sa iba para mas maliwanagan kayo. So magpo-focus tayo ngayon para dito sa bagong Yamaha na Aerox 2021. So ito, non-abs, ang presyo na ito nasa 114 SRP nating nakuha to. Yan. Kasi may mga kaibigan tayo sa motorcycle industry na napapaunlakan tayo na makabili ng cash, di ba? Most of the time, kapag bibili ka ng mga ganitong motor, above SRP na, mabibili mo na sa black market to, mabibili mo na sa mga reseller to. So yun, ito, 114 yung gastos dito sa lahat, registro. Sa Batangas ko nakakuha to. So, ayan, pagdating naman din sa riding position, kaparehas lang din to halos ng ano, kaparehas lang din to halos nung previous models ng Aerox. Ang pinagkaiba nga nila, ayan, ganyan, ngayon, sasakyan na natin, maliwanag na, napakaganda ng ano, instrument panel niyan, laki. Kita mo yung dalawang RPM dito, ayan, papang, merong trip, diba, kung ilang kilometers na, tapos oras, fuel. Tapos ito, kala mo passing light. Ganyan yung kagabi. Yung nakikita natin. Ito, ito yung menu. Ganyan, trip 2. 284 kilometers na, 0.9. Diba? Trip F. Itong trip F, di ko alam. So, sa user manual na lang tingnan. Pero madali lang yung sundan. Average fuel economy, 35 kilometers per liter. Yun. So ayan na yung battery, 14.4, di ba? Tapos ayan na, odometer natin 285 kilometers na. So need pa i-break in to para mas lumapat yung ano ng makina. Ayan, ito na yung trip natin ngayon. Naka 3.3 kilometers na tayo from gasoline station kanina na hindi natin nakunan. So ayan, non-abs to. So ayan, pag diniinan mo yung preno nito, maglalak yung motor. Di gaya nung abs na merong abs system, di ba? Unti-unti kanyang ipipreno, pero mas maganda yung braking power nun. Ito kasi, once na diniinan mo yung non-abs, diniinan mo yung preno sa harap, maglalak yung gulong kasi iipitin ng ano mo yan. Iipitin ng brake pad mo yung disc mo. So kapag inipit niya yan, magi-stuck na yung ano mo, pag todo diin yung preno mo. Di ba? Magi-stuck na yung gulong mo. Kaya yung sa non-abs, ganda.
Pero ito, kaya sa abs pala, I'm sorry. Sa non-abs, ayan, ikaw ang magkocontrol ng ano mo, ng braking mo. So siguro naman may idea na kayo sa mga previous na gumagamit ng Aerox. Ang pinagkaiba nila yung panel, tapos yung mukha nito, yung ano niya, yung eyeline. Pogi. Mukha siyang ano, mukha siyang click. Yun, mukha siyang click. Diba? Pero pogi, ganun pa rin, Aerox pa rin datingan. Tapos hindi siya kilis ha, kapag non-abs yung ano. Kapag non-abs, hindi kilis. So, ayan yung ano niya. Yung susian niya, merong fuel, merong seat. Tapos nung nakita nyo yung half face, pwede naman, half face na Evo. Diba? RX5 Evo, medyo malaki yon. Kasya naman, kaso masasakripisyo bahagya yung ano mo, helmet mo, madidiinan eh. Yung persign mo para mailak mo. Pero kasya siya. Kasya siya. Pagdating naman sa power, sabi nung kaibigan nating mekaniko, mas malakas ang power nito kasi parang mas malakas yung compression at mas malaki yung valves nito, yung barbola nito compare sa previous model. Yung previous model, normal yung barbola niya. So itong Aerox 2021, yung barbola niya, mas lumaki ng bahagya yung diameter. So ibig sabihin, mas lumaki yung valve mo, yung barbola mo. Syempre may power yun. Tapos yung compression niya mas mataas compared ulit sa previous model. Yan. Tapos yung gulong ganun pa rin, 110 by 80 by 14. Tapos yung likod 140/70 by 14. So ang gulong nito IRC. Yan. Kilala naman natin yung brand na IRC, na ano to, trusted brand, di ba? Mga pang touring, sports touring pwede. Kumbaga basic lang naman yung ano yung natin dito eh. Yung sa motorcycle connect naman, napakaganda nun kasi konektado via app yung Yamaha motorcycle connect. So ayun nga, gaya yung sinabi natin, makikita mo roon lahat ng trip mo. Tapos makakakita ka roon kung, makikita mo roon kung saan ka pumark, huling pinark mo, gano'ng kalayo yung binyahe mo, di ba? Tapos kapag jowa mo ang nag-connect sa sa motor na to, di ba? Siyempre, iiwan nga dito yan sa compartment, di ba? Laging naka-connect yan, kumbaga may extra cellphone yung jowa mo, di ba? Para alam niya kung saan ka nagpunta. O di ba? At saka ang isa sa pinakamagandang features nun, anti-theft, di ba? Tapos kung i-search nyo pa yung function na Yamaha Y-Connect, mas maiintindihan nyo at ano pa yung mga added features niya via Bluetooth. Yun. So pagdating sa comfort nito, syempre ang shock nito yung ano, yung usual na shock ng Aerox. Ganun pa rin, parehas pa rin. Ayan. Tapos kung mapapansin nyo, may lumalabas dito sa panel kapag ka bumibirit ka. Ito, siguro mga around 60 kilometers per hour ang takbo mo, may lalabas dito na BBA. Yung BBA, ayun yung ano, parang trademark ni Yamaha. Kumbaga, laging nakakabit sa mga bagong motor ni Yamaha sa mga scooters, yung BBA, yung ano, variable valve actuation. Ibig sabihin nun, di ba, habang pa-power ka, nililesin niyo yung ano, yung merong fuel, ano, parang nakakatipid ng gasolina yung fuel economy mo. Ayan, atatry natin. Kaso gaya niya, nasa city lang tayo, alalay lang tayo sa pagdadrive. Pero kapag libre, makikita nyo yan, ano, daming tao.
ayun, no, lumalabas yung DVA. Pagpabirit ka na, magti-trigger na agad siya, mababasa na kagad ng ECU mo na kailangan ng dumahanan ni DVA, makikita mo siya dito. Yan, no? Wow, DVA. Yan, diba? Pag pinatay mo yung gas mo, diba, binitawan mo yung throttle mo, babalik siya sa dati. Ayun, bawa, dahan-dahan to. Hindi mo makikita yung BBA. Pero pag tumakbo ka ng permis na mga six, around 60, andyan na yung BBA. Yan. Sa mga basic na review, ito, handling. Kasi hindi tayo technical. Kumbaga, actual lang yung pagre-review natin dahil ito naman din ang isa sa pinakamahalaga. Diba? Ang pinakamahalaga dito sa mga motor, yung mismong functionality nila sa atin. Kumbaga yung Yamaha Y-Connect, added features lang to para safety mo kung sakaling manakaw. Diba? Ito, ang ganda na ito. Diba? Meron ka pang tawag dito, hazard. Yan. Tapos busina na ito, cute. O, diba cute? O, diba cute? Yan. Tapos yung ano, headlight niya, high and low. Yamaha Motorcycle Connect. Yan. Dami, daming features niyan. Download lang via app. Yun, tapos go na. Ayan, lalabas yung DBA. Ayan, DBA. Yun, kita nyo, no? At traffic. At syempre, dahil yung Aerox na to, sporty, ang agile na ito. Napaka komportable yung pagkakaupo mo, tapos yung sinasabi kong agile siya. Ang dali niya i-maneuver, di ba? Madali i-maneuver kasi syempre para din to sa mga baguhang magmo-motor at baguhang magmamalaki ng motor na 155cc. Yan. Sa mga mag-first bike, ito, sana makatulong tong review ko ng manually dito sa Aerox 2021. So, yung added features, pwede nyo na lang i-search. Tapos, ito yung comfort. Ay, naku, napakasarap. Pag, eh, no, lapag ng paa mo, lapat ka dyan sa stepboard. Ayan, no. Tapos, yung upuan niya, yun, malambot din. Malambot, komportable. Tapos, meron ka pang ano, merong clearance between back ride at saka rider. Tapos, ano, yung gulong niya malapad, kaya, ano ka, mas tiwala ka sa kalsada. Pero di ko sinasabing sobrang ano nito, ha, sobrang kapit. Walang sobrang kapit na gulong, kailangan, ano to, responsable kang, ano, mag-drive. Alam mo kung kailan ka pipreno, alam mo kung kailan ka safe sa gagawin mo. Diba? Yan. Pagdating naman sa gasoline consumption, ayan, nasa around 35 to 36 kilometers per liter. Yan. So, sa mga baguhang mag-Aerox, ayan, nakita nyo congested ang mga sasakyan. Pero syempre, motor tayo, singit, singit. Ayan, meron kang confidence na sumingit kasi ano to, semi-compact yung Aerox, kahit na bulky siya, kasya ka. Kaya mong mag-maneuver sa mga ganyang klaseng ano, traffic conditions. Tapos yung power niya, yung torque niya, sa una kala mo hindi aggressive gawa ng intambucho mo, napakatahimik, napaka-smooth. So kapag ka binigyan mo to ng power, mararamdaman mo yung diferensya sa previous model. Kahit na alam nating bago lang to, mararamdaman mo yung ano niya, power. Yun, o. Yes. Yeah. Ayun na. Naka-same PPA. PPA. Variable valve actuation. So, ayan, diba?
Pacific. Diba? Oh, yung sinasabi ng agent, ayan, pwede tayo magpalipat-lipat ng lane, pero, diba, less effort. Pero kapag ganun gagawin nyo, kailangan safe pa. Alam mo yung sa likod, alam mo yung sa left and right mo, sa harap, bago ka manu-manuver. Yan. Diba, lumalabas yung variable bad acceleration. Yeah! Diba na lalad ito. Tignan nyo yung kilometer. Ang bilis pumanik. Ang bilis nyo kumuha ng ano, ng torque, ano, manalang kagad tayo. Diba? Galing nga ito. Ayan, yung shock niya, syempre stock to, okay na okay pa. Kaya kapag gusto nyo magpalit ng ano, aftermarket, kayo napipili kung ano magandang shock para sa inyo. Pero pagdating sa preno na ito, ayan, depende sa inyo, depende sa riding style, depende sa pangangailangan ninyo as a rider. Kasi walang ano, walang perfect fit na motor para sa ating isa, para sa isa't isa sa ating mga rider. Kumbaga, tayo ang mag-fit sa motor na gusto natin. Kahit na anong klaseng motor, mapamaliit na motor, kahit na ano pa man 'yan, 'di ba? Once na ma-absorb natin yung kapasidad ng isang motor, tapos magkaroon ng blending yung riding style mo sa motor, ayun yung ano, saktuhan. Yeah. Diba? Ayan o, ang ganda ng ano niya, ang ganda ng pick up niya. Tapos diba, kung mag-overtake kasi minimal lang yung takbo mo, tapos bigla mong gusto maging aggressive, bibigyan kanya ng magandang stance. Yun pala, okay, yan, diba? Sa preno naman, syempre reliable naman yung mga gawa ng Yamaha, diba? Kaya pagdating sa abs, non-abs, ikaw na lang mamimili doon. Kasi galing naman tayo sa mga conventional na mga motor, conventional brake system. So, nag-a-adjust na lang tayo sa mga bagong features ng mga motor gaya ng may ABS. Pero ito yung Motorcycle Connect. Okay sa Oride to. Yan, maluwag. Oh, matitesting natin to. Matitesting natin to. Excuse me po ate, sana sa gilid na lang po kasama nyo pa yung anak nyo. Wawa naman. Yun. Nakaka 9.5 kilometers na tayo. Mula Tondo. Ayan. Napambawas yung gas natin. Yun o, shout out Ibo. Yeah. Tingnan na natin to. Yeah, 1, 2. Ew. Yan o, BBA. Takas ko. 91, 93, 95, 97, 99, 100. 109, 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
napakabilis. Okay sa alright to. Bisa. Ayos na ayos to sa mga ano, sa mga sporty type na rider. Yeah. Pero komportable rin to, pang touring, pang biyahe,
Yan. Sarap. Kaya pag binilang ka ni Jowa na ano, Aerox 2021. Diba? Huwag ka naman babae. Sulit ka na rito. Yan o. Bawa, nag-throttle ka. Binalik mo throttle mo. Inasan mo ulit. Power na naman yun. Galing, hindi ka mabibigin. Tapos, galing. Yun. So, mag-i-stroll-stroll lang tayo. Dito na tayo sa Seaside Boulevard. Papunta ng Soler. Soler, tsaka Okeday. Okeday. Yeah, kaway ka muna. Yeah. Shoutout ka na dali. Shoutout ka muna. Shoutout sa Team MOA Grab Riders, boss. Team MOA Grab Riders. Yeah, shoutout sa inyo. Ingat tol, ha. Oh, nagkaleg. Let's move daw. Yo. Ito na. Ayan. May ilang metro to. 100 plus. Tingnan natin kung makakailan sa 100 plus meters. Lagpas 90. Lagpas 90. Oh. Tapos, syempre, titingnan natin yung sinasabi kong agile nga to. Yan, bankingan yan yung papuntang kukada sa pupuntahan natin. Yeah, titingnan natin to. Kung agile nga ba, kung madali ba, kung maneuver. Diba? Yun, try natin. Yan, walk. Yun, oh. Sarap. Okay, okay sa all right. Galing! Niyo ka daw. Yun eh. Yes, lakas ng hangin! Yun. Diba? Okay to. Sulit to, sulit. So, dito na tayo sa Okada. Diba? At ang masasabi ko lang sa motor na to, sulit to sa presyo niya. Pag SRP nyong nakuha, sulit na sulit to. Dahil sa added features niya lang na Yamaha Motorcycle Connect, meron ka ng safety features sa motor mo, and at the same time magkakaroon ka ng grab. May grab yung motor mo kung saan ka nagpunta, huling pinarkingan mo, diba? Connected via application sa cellphone mo. So para mas maintindihan nyo yung Yamaha Motorcycle Connect, search na lang kayo sa Google o kaya sa ibang YouTube accounts na nag-upload about sa Yamaha Motorcycle Connect. So, maraming salamat sa panonood at mag-a-unwind lang ako dito sa Okada. I-picture-picture lang kaming dalawa nito ng Aerox 2021 para makita nyo ng buo yung itsura ng motor natin ngayong araw na ito. So, shoutout Team Graffiti, Suicide Squad, Ibo Helmets Philippines at sa jersey ko, Imprint Customs, at ang aking sponsor ko yan sa jersey. Yeah. Tapos huwag nyo kalimutan mag-subscribe Binaral Kamote TV. Yeah. So ayun na, look around na natin to. Yeah, break it down. South ulam namin, sup. At saka isa lang ang sasabihin natin, what you think it becomes. Yeah, God bless us all. Break it down.